Hindi, okay lang. Mabilis lang. Send una po sa lahat, bakit po tayo andito ngayon sa The Gun Store? Una sa lahat, bismillah. Papasalamat po sa inyo na nandito po tayo. Kasi sinusuportahan po natin yung kampanya ng Philippine National Police na hikayatin po natin yung mga kababayan natin na meron ng baril na expire yung kanilang etak kasi po nagdaan tayo sa pandemic, medyo nagkaroon ng mga parang hirap ka lumabas yung mga gano'n, maraming dahilan kaya po hinihikayat natin yung mga gang owners na maging responsable po tayo. Huwag po tayong makalimot na mag-renew ng inyong etak at yung mga mahilig naman sa baril at gusto magkabaril, kumuha kayo ng etak. Hindi naman po ito mahirap, napakadali po. Basta kompleto po kayo sa inyong mga requirements, napakadali po. Ito po, sila nyo po ngayon, nandito po ang mga pwersa ng Pilipinas. Sir, why do you think it's important that you're here? I mean, your messenger, influence, or your senator. Anong significance yun, sir, for this government? Kasi po, tayo po ay isang malaking leksyon sa mga mahilig sa baril. Tayo po ay nakulong ng 3 kalahating taon sa sala na tayo daw po ay nagdala ng baril na walang lisensya at walang permit to carry. Isa din po yung leksyon sa mga tao na huwag po kayong magtitiwala doon sa mga tinatawag na MR o MO, Mission Receipt o Mission Order. Hindi po, magtiwala po tayo doon sa sinasabi talaga ng batas at yung po yung ETAP. Meron po kayong lisensya at meron po kayong permit to carry. Meron pong taon-taon yan. Opo, kailangan po talaga i-renew po na yan. Iyan naman po, hindi naman yan mahirap. Kasi akala ng ibang tao, pocket baril, mahirap. Hindi po, napakadali lang po kumuha. Para lang po kayo kumukuha ng lisensya ng kotse. Ganyan lang po. Meron po, kailangan po siyempre, at best nito, billing, yan. Opo, kailangan din po makapag-practice. Neuro-psycho, kasi kailangan malaman, baka hindi ko naman kailangan magbaril. Every year, it's really helpful. Opo, opo. And pops, is one per person or one per baril? Hindi po, yung ETAP po yun, nakukuha niyo po yun. Halimbawa, kung gusto niyo po category 1, ito category 5. Pero isa lang sa inyo, sir, kahit labing lima yung isang ETAP. Opo. Pero dumaan po tayo dun sa 2, dumaan tayo sa 3, hanggang hindi lang po ako dumaan sa 4. Kasi yung mga antik kong baril, na-surrender po nyo. Category 5 po. Opo. Ganda sa mga pinakita niyong baril, yun yung baril ko rin na baril niyo. May mga nag-raise ng question, meron daw kayong baril na dapat i-commit sa civilian. Yung Armalite, yung Brent 556. Hindi, kasi ako naman ay hindi talaga yan pwede sa mga civilian. Pero tayo naman po ay nasa reserve. Tayo po ay kapitan. Hindi naman po siguro maganda kung isang patulad po na nasa armed forces. Wala naman po tayong mahaba. Paano po kung dumating ang emergency sa ating bansa, bigla po tayong tawagin, maghahanap pa po tayo ng mahaba. Tayo naman po ay sumusunod sa lahat ng guidelines. Senator, bigyan kasi kayo ng license din for that. Opo, meron po akong lisensya dyan. Opo, pero ito po ay isang privilege din. Pwede din po itong bawiin ng Philippine National Police.
kahit anong oras. Hindi ko basta ano lang. Pero yung mga test na yun, kung normal ka naman tao, wala ka namang tinatago. Madali lang yun. Pero sir, iba yung pagpapakita nyo ng test kayo, IT kayo eh. Hindi ba kayo nag-encourage kayo na magbaril ng mga tao? Wala naman masama sa baril. Ang masama yung nasa likod ng baril. Pero yung baril, wala masama yun. Ang baril ay parang nagkukulekta ka rin ng kotse, nagkukulekta ka rin ng painting. Ang baril ay isang sport, isang martial art. Hindi siya nagiging pangit lang sa paningin natin kasi yung mga humahawak, masamang tao. Yun ang mga dapat natin palusin. Kailangan natin si FPJ ba? So, what do you say? What do you say that hindi ba sa mga for ano? For killing, sir. Guns can kill. Huwag naman, masyado naman discriminatory. Kawawa naman kaming mga nasa sports ng baril. Kawawa naman kami. Hindi naman po kami masasamang tao. Kami po ay responsable na gun holder. Nasa loob po ako ng gun store. Nung inilabas ko po yung mga baril ko, nandito po ako sa loob ng gun store. Wala po ako sa public na lugar. At alam niyo po, pinapayagan po ng batas yan na napagka nasa firing range ka, pwede mong ilabas yung baril mo. Pag nasa gun store ka, pwede mong ilabas. Sir, ito po mga champion natin sa world shoot. Ito po ang ating mga champion. Opo, at tayo po ay bidang-bida sa mundo sapagkat tayo po ay nagiging champion sa mga world shoot. Ito po mga batang ito, kawawa naman sila kung sasabihin natin ang baril ay para sa masasamang tao lang. Ano naman? Unfair, unfair. Dinidiscriminate nyo kami. Sen, for the record, ilan po yung baril ninyo? Ilan po yung baril ninyo na collection? Kasi may sinurender na akong apat. Apat may sinurender. Siguro mo lagpas ako. Hindi ko na matandaan eh. 2021, nung nag-champion kasi ang CJ, lahat ng mga baril nila nanalo. Opo. Pero ano po masasabi niyo dun sa ilang legal expert na nagsasabi na wala raw pong dun sa absolute pardon niyo yung right na mag-own po kayo ng baril bilang legal expert yun? Opo, na naging convict, kumbaga, na-convict kasi, po kayo sa crime. So, dagdagan ko lang, sir, kasi ang sabi. Legal expert, nagsabi nun, wala sa absolute po. Opo. Reaction niya lang po. Reaction po? Siguro, parang ganito, kailangan niya bumalik sa loob. Kailangan niya siguro mag-aral uli ng pagiging lawyer. Kasi pagka absolute pardon, binabalik na po ang iyong civil rights, binubura na lahat ang iyong record. Ikaw ay bagong tao. Ikaw ay pinayagan ng mga mandidato at ako po isa ng senador ngayon. So, ibig po sabihin, ibinalik na sa akin ang aking civil rights kasama po doon ang right to bear arms. Kasi sinasabi po yung requirements, yung pwede magmayari ng baril, yung number one requirement is never convicted of any crime or involving moral turpitude. Well, according to the absolute pardon, burado na lahat. I am a new person. So, the old Robin is already a poster. Sir, sir, kasi tayo lang ako. Because yung interview naman namin, sir, na security expert, sabi, sir, okay lang yung putting high power firearms. Pero questionable to, sir, why you have silencer? Kasi yung mga silencer, sir, pang mga talaga operations na nag-EMPN. Pag daw pinag-EMPN sa mga tao, sir, imagine lang kayo dami na pwede mag-commit ng crime. Say, silencer yung spray, yung mga dinitin. It's easier to commit crime.
po. Kasi yung mga silent sir na napapanood po natin sa TV, hindi po yan yung mga silent sir na nakikita nyo. Kasi kailangan po talaga ng order na tayo talaga. Napakaganda po itong naganap na ito. Maraming salamat. Kasi education din ito sa mga tao. Hindi po lahat ng napapanood ko sa TV. Kayaan po ay makalulog na ako na po ang nagsasabi sa inyo. Hindi po ako ang aking mag-tabi. At yung kung nakita nyo mga suppressor na yan, hindi po yan yung suppressor na nakapanood sa pelikula, gano'n na ito. Walang tunog. Baka naririnig. Yung po palagay ko yung sinasabi nila. Pero yung mga ginagamit po namin sa firing range, inuulit ko po, privilehiyo hindi ito. Hindi ito anytime pwedeng bawiin sa iya ng law enforcement. Privilehiyo, pinapayagaw ka na gumamit yan sa firing range. Firing range. Opo, hindi yan po pwedeng naglalakad-lakad ka, nakasuppressor ka. Tulong ka dyan. Sir, as far as you're concerned, you will committee your own guns. Na-extend siya hanggang sa pagpunan sa presyo or ng silencer. Basta nasa loob ka ng firing range. Hindi mo pwede yan gamitin na nasa labas ka. O carry ko. Bawa ako, katulad ko, may carry ako. Makikita mo, naglabas ako ng carry ko, mayroong suppressor. Bawal yun. Incomplete. Lalo na sa public. Pero halimbawa, kahit nakita mo lang ako, magkasama tayo, nakita mo ako. Naglabas ako ng baril, mayroong suppressor. Bawal yun. Ng firing range, ma'am, hindi bawal. Kasi protection yan sa tenga. Sa publiko na marami kayong baril, you can keep silent about it. Kasi po, maraming Pilipino na mahilig sa baril. Maraming Pilipino na maraming baril. Ang kailangan, nandito ako para maging example sa inyo, na isa akong senador, pero ako, sumusunod ako sa batas. Ito, nagbukas kami dito ng isang handog ito. Actually, handog ito sa mga tao, sa mga gun lovers. Handog namin ito, wala kami extra pay dito. Ang gusto lang namin, magkaroon sila ng tamang papeles. Magkaroon tayo ng tamang edukasyon sa baril. Kasi paano naman yun? Hindi porket ginawa ng kriminal. Sila ginamit nila yung baril, kung masama na yung baril. Marami po kaming matikino, maraming champion ng mga batang ito sa baril. Hindi naman po nila yung ginagamit sa masama. Thank you po, Senator. Parang balikan ako, dapat ako pa sa lang. Assessment sa mga yung ibigay. Ang magaling. Sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, very good. So, ito ko sasabihin ko, very good. Yun lang, labanan natin yung droga, boss. Grabe na yung mga kriminal. Yun lang. Okay, Winters po. Oo ba? Gusto niyo naman talaga ang politik. Bakit ayaw?